Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power!
Oh, di ba? Kinis. Ayos. Ayos. So yun, ito yung para sa left na sa kanan na gagawin natin, no? Para doon natin ipipit yung ginawa nating side pairing para sa kanan. So yun. So yun, update lang sa project repair natin na NK400 si Tom. Yan. Okay, nasa 55% na tayo, no. So ito yung ginagawa ko. Yan, pina-perfect ko na to. Actually, matatapos na talaga to. Yan. Tingnan mo yung mga details na mga dinagdag ko dito. Actually, iniba ko yan talaga kumpara doon sa kabila. Kasi ganito yung kabila niya. Yan, ganyan yung kabila. Okay. Ganito yung ginawa ko rito, iniba ko siya kasi medyo bulky yung kabila eh. So yan, ginawa ko ganito, pinut ito, binend ko yan siya pa ganun, tapos nilagyan ko siya ng air vents. Yan, bubutasin ko yan bukas. Tapos ito, tinanggal ko yun nandito na nakakabit para mas maganda siya tingnan, no? Tapos ito, yan, tinornilyohan ko yan siya dito sa ilalim para talagang fix yan siya dyan. Okay. Tapos ito, bukas ko na gagawin yan, dalagdagan ko ng konti. Tapos ito, lining na lang yan. Yan. Tapos, ito yung sa air vents niya dito. Okay na to. Pantay na siya doon sa kabila. Okay, dito naman tayo sa belly pan. Yan, ganito yung ginawa ko sa belly pan. No? Parang medyo pinasok ko siya sa loob. Yan, para medyo pantay lang siya dito halos sa fairings na to at medyo naka-usli yung makina. Hindi kagaya ng nandito naka-usli siya, ayun oh. Ang gagawin ko dito, adjusting ko rin yan, ipapasok pa yan sa paloob pa yan para hindi siya naka-imbose. Ang naka-imbose yung mismong crankcase para mas maganda siya tingnan, hindi siya bulky tingnan. Tapos yan, side to side. Yeah, mas sexy na siya dito kumpara dito, bulky. Yan. Tapos ito, yan. Dito sa tail, sa kabila. Ito yung sa preno. Nalagyan ko yan siya ng parang design yan dyan. Tapos naka-incorporate siya sa design dito. Yan. Ganun na yan siya. Okay. So may konti lang ako dadagdag dito. Para kasi sa kabila kaya may ganito. Dahil doon sa stand. Eh dito walang stand. Kaya medyo ano yun natin yan. Pero overall okay na siya. Ito oh. Yan, ganito ginawa ko dito para hindi siya plain. Actually may dadagdag pa ako ng konti dyan. As in konti na lang yan. Para solve na. So titingnan mo, flat na yan sya dito. Naka-usli na tong crankcase. Kaya mas maganda na syang tingnan. Yan, mga ganyan ginawa ko. Naka-incorporate lahat yan. As in nakaraan ikutan ko yung design nya. Parang ang daming weirdong angulo eh. Kaya ayun, yun ang muna. Work in progress tayo, 55%. At pagkatapos nito siguro bukas, ito na gagawin ko. Tatapusin ko na itong design ng tail assembly. Okay. So overall okay na to. Ang gagawin ko na lang, kukopyahin ko na lang ng konti para dito sa kabila. Konting-konti na lang 'yan.
Tapos dito, may balak akong gawin dito eh. Lalagay ako ng parang cover niya rin dito. Parang dito lang, parang nakaganon. Yan, parang nakaganyan. Tapos konting-konti na lang, pati yung head. Papupugin natin yung head. Stock pa rin gagawin natin dito. May sasalpak lang tayo dyan. Ayun o, okay na siya. Hindi siya balik itignan. Yeah. Na to sa underneath na to, no? Tapos ito yung tail assembly. Ayan. So papakita ko lang yung tray na bago ng mga nakaraan. Ayan, tingin natin kung magbe-fit tong ginawa natin dito para dito sa tail, underneath pa lang itong tail, para dito din sa ilaw. Basta-basta bababa kasi kahit hindi mo siya tornilyoin, ginawa ko siya na maglalak talaga siya dahil dito sa ano na to, yan sa kainan dito. So kahit walang tornilyo yan, hindi mo yun siya basta-basta ma hihiwalay. Ayan o, so ganun siya. So konting ano na lang, kembot na lang, kinisi na natin lahat to nang makamove na tayo sa head.
truck. I-fittings ko na muna to. Ito yung pinaka-underneath. Yan, ganyan yung ginawa natin. Lagay natin yung... Baka magtaka kayo, no? Prototype pa rin to. Lagay natin yung daylight. Yan. Para dito yan. Tapos na natin yung design ng tail. Ayan. Okay. Ayan, para makakali niya. Ayan. Ito. Yan sa loob, ganun din. Tapos dito para sa upuan at saka sa seat gaul. Ayan. Okay. Tapos medyo tumaas ng konti yan siya, no? Box pa rin. Tapos ito, ayan, sa kabila. Ganun din. Banta yan. Yan, ganyan yung itsura niya. Tapos na-i-wiring din natin yung pinaka-integrated taillight na ilalagay natin. Actually, nakalagay na siya. So, ito yung likod niya. Malin guys, no? Testingin na natin itsura ng pinaka-ilaw niya ng integrated taillight. Oo, ninja yung taillight na ito, no? Integrated taillight. Pero kakaibang design siya. Hindi siya yung madalas mong makita. So, ganito yun siya. Yan. Yan yung itsura niya. Okay. JBA na brand. Medyo pricey siya, no?
Pero sulit naman yung itsura niya, di ba? Hard brake light. Kaya sa brake light. Brake light. Pag signal light. Hindi ko pa na ilalagay yung kasama niya na relay. Okay? Para smooth yung sa signal light niya. So ganito yun siya. So ganito yung sa kanan. Kung may ilagay ko na yung relay na yun, maganda yan, nagpo-flowing yan siya dyan. Ito rin sa kabila. So ganun, i-slow mo ko na lang para. Di ba? Sa kanan. Ganyan yan siya pag ano. Yan yung hazard niya. So yun muna para sa episode na to, no? Okay? Kung nagustuhan niyo yung video na to, i-like, mag-comment lang kayo, and subscribe na rin kayo. Na rin kayo kapag hindi pa kayo nakasubscribe. Parang supporta na rin sa channel natin. And yung mga shoutouts nyo pala, okay, babalik tayo sa shoutouts. Yung shoutout nyo, ilagay nyo lang dyan sa naka-pin comment dyan sa comment section. Doon lang natin kukunin yung mga shoutouts natin para sa susunod na episode. So, yun lang guys. Power!